Amen. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid and friends on Facebook. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataong ito na magkakasama tayong muli sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. So, ang ating context today is about makikita natin sa John chapter 3 and 2 Corinthians chapter 5. So, minsan may dumaan sa aking wall, no? Sa aking timeline. At may nakapost na talatang 1 John 3:9. So, aking babasahin ito sa inyo. Whosoever is born of God doth not commit sin, but his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Pwede bang hindi magkasala ang isang tao sa panahon natin ngayon bilang isang anak ng Diyos? Di na ba tayo pwedeng magkasala? Sabi sa talata, hindi na siya magkakasala. Kung sino man ang naipanganak o is born of God, sabi niya doon. Ano? So, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, importanteng malaman natin kung ano ang konteksto, no, sa ating binabasang talata. Katulad ng John chapter 3 verse 9 o 1 John chapter 3 verse 9. Ang konteksto dito, tingnan natin kung ano yung context, no? Ay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Tingnan natin yung talata sa ibaba sa verse 2. So ito yung context, no? The same chapter, no? Yung chapter 3. Ito yung konteksto sa John chapter 3. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear when we shall be, sabi niya. But we know that when he shall appear, we shall be like him. For we shall see him as he is. No? Mula Hebrews up to Revelation, ito ay mga prophetical books that will happen, no, during the ages to come. Ito yung mga darating na panahon, no? Sa mga panahong darating. Magaganap ito bago matapos ang tribulation period, no? So, sa pagdating ni Hesus Kristo, ang bansang Israel ay magkakaroon ng glorified body. O yung so ito yung tatanggapin nila, no? Yung luwalhating katawan, no? That is when Abraham, Isaac, and Jacob, sabi ni Hesus sa kanila, "When you shall see them in the kingdom," no? Ito mababasa mo sa Luke chapter 13 verses 28-29, no? Dahil mayroon na silang glorified body, sinabi ni John sa kanila that whosoever is born of God, no, does not commit sin. Sa panahon darating 'yon, ano? During the before the end of the tribulation period. So, that whosoever born of God does not commit sin. Ito yung simpleng makita natin dahilan, ano, sa kabanatang chapter 3 ng 1 John, ano, kung bakit sinabi ni John that whosoever is born of God does not commit sin. No? Ang ating topic for today ay may kaugnayan sa talatang nabasa. No? May kaugnayan. So, today, bibigyan natin ng pansin, ano, ang mga talatang tutunghayan natin sa John chapter 3 verse 3, no? And verse 7. So, babasahin ko yung verse 3. Jesus answered and said unto him, kay Nicodemus to niya sinasabi, no? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, sabi niya, he cannot see the kingdom of God. Sa talatang ito, mayroong umiikot na tanong,
Bakit sa talatang ito ay singular, no? Except a man be born again. While in verse 7 is plural, no? Nasa plural form atin itong basahin, ano? Verse 7. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Yung word na ye, you, ito ay plural form, no? Pagkatapos ang dalawang talatang ito, yung dalawang talatang ito, ang John chapter 3 verse 3 and 2 Corinthians, no? 5:17, ito ay pinagsasama, no? O inahin tulad, no? Ibig sabihin synonymous. Therefore, if any man be in Christ, he is new creature, no? All things are passed away, behold, all things are become new. Ito ang tanong dito kung bakit pareho itong singular, no? Ayon sa Christendom, by the way, pag sinabi natin Christendom, kapag sinabi natin Christendom, lahat ng mga grupo or denominational churches, no, ng mga Kristiyano, no, o Kristiyanismo with their different beliefs, no? Meron siyempre iba-iba yung ating mga pananaw, no, sa ating pagdating sa banal na kasulatan, no? So, ayon sa kanila, these two verses are the same, being born again and being a new creature. Para sa kanila, walang pagkakaiba. Parehas lang, no? Subalit ang sulat ni John sa chapter 3 has to do with Israel under the law. Nasa ilalim sila ng kautusan. At ang isa naman ay may kinalaman yung body of Christ, no? Under grace. Ito ay may malaking pagkakaiba. So ito, nice ko itong tignan natin ito, no? Ang aking laging tinitignan sa pagbukas ko ng salita ng Diyos ay dapat alamin kung sino ang kinakausap dito, no? Of course, dapat tignan mo kung sino ba yung kausap niya. Hindi naman lahat tayo kinakausap, no? At mayroong definite instruction to definite people, no? At kung magkaganon, madaling makita ang tinutukoy nito ng banal na kasulatan. Tingnan natin ngayon ang konteksto ng mga talatang ito para maintindihan natin, ano, kung ano ang prevailing condition existed that time. Kung ano ba yung nangyayari sa panahon na yun, ano? So, dadalhin natin ngayon yung sa pag-aaral mo, tignan mo kung ano ba yung ilagay mo yung sarili mo doon sa mga pangyayari sa panahon na yun. Sa nakaraang ating pag-aaral, natunghayan natin na mayroong bahagi ang salita ng katotohanan na hindi nauukol para sa iyo at para sa akin, no? More than, ayon sa mga commentarista, more than 85% of your scriptures was written, ano, and addressed to Israel. Ito yung naka-address sa Israel. Ang mga talatang ito na nabanggit sa Gospel of John ay kasama sa bahagi ng yung Biblia in time past, yung nakaraan, ano? Ayon sa sulat ni Apostol Pablo, ito ay nangyari sa nakaraan or what we call in time past. So, ang panahon ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong Biblia. Itong timeline na ito, no, napakahalaga sa iyong pag-aaral. Kapag sinabi nating in time past sa God's timeline, ito ay isa sa mga time ages, no, ng iyong Biblia na sinasabi ni Pablo. Ito yung sinabi ni Pablo, no, sa sulat niya sa mga taga Epeso, no? So, sa Ephesians chapter 2, doon mo mababasa itong tatlong panahon na ito, no? Three ages. In time past, ito yung nakaraan. Yung but now, ito yung present time. And ages to come, ito yung mga huling panahon, no? Doon sa aking I encourage you, no, to watch my topic on God's timeline. Meron akong timeline, no? God's timeline. To see the details, no? Hindi ko pwedeng isingit dito dahil masyadong mahaba na itong ating talakayan about being a born again, ano? So, kailangan nating makita itong tatlong panahong ito sa Biblia. Napakahalaga, no? Makita mo yung rightly divided na time ages, no? Upang hatiin ng tama ito sa iyong Biblia. Upang hatiin ng tama 'yon, ano? Ayon sa turo ng banal na kasulatan. Para sa kapakanan ng iba,
Para sa iba, kasi hindi, baka hindi nasundan yung ating God's timeline. Ang time pass ay nagsimula from creation, ano, until the death of Stephen. That is in time pass. That is in time pass, no? So, or the beginning of the body of Christ. Nagsimula ang body of Christ nung si Apostol Pablo ay naligtas at nakakilala siya sa Panginoong Yesus at sa kanya ibinigay yung bagong dispensation, no? O yung Messiah about the new dispensation, which is the body of Christ, no? Yung mystery of the fellowship. So lahat ng aking mga topic umiikot lang sa mga ganong panahon, ano? Yung ating rightly dividing the word of truth. Lagi itong makikita at marinig sa ating mga messages. In the word gospel, may iba't ibang pagsasalarawan, ano, sa Panginoong Jesus. Si Mateo ay siya ay nirepresent niya si Jesus Christ as king. Si Marcos naman as a servant, no? Luke as a man and John as God, no? As God. Ganito nila ay sinalarawan si Jesus. And we read in Isaiah chapter 9 verse 6, basahin ko na lang sa inyo ng yung phrase lang, no? For unto us a child is born. Ito ay tinuturo nito ang katauhan ng ating Panginoong Jesus, no? Ang katauhan niya ng ating Panginoong Jesus. Unto us a son is given. Dalawa 'yon, no? Unto us is born, unto us a son is, a child is born and unto us a son is given. Itinuturo naman nito ng kanyang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Ipinapakita ng talatang ito that Jesus Christ is both God and man, no? Yung sa Isaiah chapter 9 verse 6. So in Matthew and Luke, ang kanan na o genealogy ni Jesucristo ay ipinapakita sa atin. O pinakita sa atin, ito ay nagsimula kay Abraham at hanggang kay David at ang ating Panginoong Jesus, the son of David. So kung titingnan niyo yung mga unang talata, no, o unang chapter ng inyong mga Bible, no. So sa Lucas naman ay nagsimula ang talaang kanan ni Jesus, no, ay pabaliktad naman. Makikita niyo at basahin niyo 'yan, no. Nagsimula kay Jose o kay Joseph hanggang kay Adam, no, the son of God. Mula kay Joseph pabalik down to all the way down to Adam the son of God. Matthew and Luke present Jesus Christ as being born as a child. Isinilang sa mundong ito, no, si ang ating Panginoong Jesus, no, conceived by the Holy Spirit. Ito yung presentation ni Luke and Matthew, no. Si John ay ipinakilala si Jesus as the son of God, pointing o ipinapakita ang kanyang pagka-Diyos as the sacrificial Lamb of God, no, in John chapter 1 verse 29. Bakit? Sapagkat sino ang karapat-dapat na sa mga anak ni Adam, no? Ito lang ang nais nating makita. Sino bang karapat-dapat sa mga anak ni Adam para mamatay bilang handog sa kasalanan ng tao? Kundi ang Diyos mismo. Wala, no? Walang karapat-dapat sa mga naging anak ni Adam, no? As a sacrificial Lamb of God, si Jesus Christ lang, no, na hindi siya ipinanganak o conceived by man, no, kundi sa Holy Spirit. Ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga Roma, makita natin dito, basahin ko sa inyo, no. So kinakailangan sa ating pag-aaral, kailangan natin of course yung meron tayong mga ballpen at saka papel para at least meron tayong madaling hindi na ninyo babalikan ng aking topic at meron na kayong pwedeng tignan kaagad para suriin sa inyong mga banal na kasulatan. Verse 1, no? Romans chapter 1, verses 1 to 4. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Sila ay siniparate. Ito, meron na tayong topic dito about the gospel of God, no? Ang gospel na ito ay iba ang konsepto. It is not the gospel of grace. It is not the, hindi yung gospel na ating naririnig ngayon. It is about para makita nyo yung detailed, see my topic titled
delegated work, no? Meron akong delegated work in my account o in my timeline, no? So, verse 2, which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures. In verse 3, concerning his son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. And verse 4, ito yung konsepto ng gospel of God, no? In verse 4, and declare to be the son of God. Jesus Christ is the son of God, which power, no, according to the spirit of holiness by the resurrection from the Lord Jesus or from the dead. Sorry. Yung son of God and declared by the power, no, by the power of his resurrection. Yun ang concept ng gospel of God na unang-unang pinres ni Jesus Christ. To see the details, tingnan niyo yung delegated work na ating binuksan at pinag-aralan. So, sa mga talatang ito sa Romans chapter 1 verses 1 to 4, si Jesus Christ ay ipinahayag ni Pablo na siya ay anak ng Diyos and the power of his declared by the power of his resurrection, no? Colossians chapter 1 15 verse to 17, who is the image of invisible God, the firstborn of every creature. 17 or 16, for by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him. At ang bagay na yan ay kanyang nilikha o and for him, at ito'y para sa kanya, no? And he is before all things and by him all things consist. Ang ating Panginoong Yesus ay larawan, no? Sabi niya sa unang talata na binasa, ang ating Panginoong Yesus ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yung Diyos na hindi nakikita. At ang lahat ng bagay ay nilikha niya. Lahat ng bagay sa kanya, siyang mismo nilikha. At sa kanya, no? And by him all things consist. Sabi niya, si Jesus ay dumating sa mundo na ito dahil sa isang layunin. Of course, may layunin. At ito ay makikita natin sa isang talata, no? Upang siya ay ano, maging ministro, no? Kanino? Sa mga Hudyo. Ito, basahin natin yung Romans chapter 15 verse 8. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision. Once na nakita yung word circumcision o yung pagtutuli sa yung banal na kasulatan referring to the nation of Israel, sa mga Jewish people, no? For the truth to confirm the promise made unto the fathers. Sino yung mga fathers sa atin ba yung unto the fathers? Sa mga fathers ni Israel, no? May pangako ang Diyos sa fathers na sa mga fathers ni Israel. Sino ba yung mga patriarch, no? Ang ministeryo ni Jesus ay nakatala sa four gospels, no? During the earthly ministry, siya ay naging ministro sa mga Hudyo. Subalit ito ay taliwas, no? Taliwas ito sa popular na opinion ng marami. So taliwas sa popular ng marami, no? Na ang church, which is the body, o which is his body, at si Pablo ang kauna-unahang miyembro, no, sa body of Christ, ha, hindi sila sangayon dito. Almost 90% of Christendom, no, or denominational churches, hindi sila naniniwala dito na ang unang nakatanggap ng ebanghelyo patungkol sa dispensation of the grace of God ay ang ating apostol na si Pablo. Sila'y naniniwala, the same lang, no? Maski yung sa Old Testament. Iba yung gospel na yun, no? Iba yung gospel of the kingdom, no? Na ibinigay ng ating Panginoong Jesus to the 12 disciples, no? So, kung ating bubuksan ang salita ng Diyos, the body of Christ does not exist during the earthly ministry of Christ. Wala pa ang body of Christ. Wala pa. Iba yung church na binanggit na sabi ng Panginoon ng Jesus, 'di ba sa Matthew 16 ba yun? I will build my church. Actually,
Actually, doon sa kanya sinabi, I will build my church in future. No? Pero hindi sa panahon na yon. The body of Christ is made of Jews. Tandaan ninyo to, para hindi tayo maligaw. The body of Christ is made of Jews and Gentiles. Believing Jews and Gentiles. Sa panahon natin, wala nang pagtatangi between the Jews and the Gentiles. Subalit sa four Gospels, may instruction si Jesus Christ sa mga alagad, no? Na huwag silang pupunta sa mga Gentil. That is the instruction of Jesus Christ to the 12 disciples. Hindi sila dapat pumunta sa mga Gentiles, no? So makikita yan sa Matthew chapter 10, verse 5. So sabi niya roon, huwag kayong pumunta sa mga Gentil. At dalawang grupo na ito ay hindi pwedeng magsama. Magkagalit yan yung mga Jews and then the Gentiles people, no? Pinili ng Diyos ang bansang Israel, separated from all nations, no? Namumuhi sa kanila, no? Ito yung hindi pwedeng magsama. Tandaan natin, as long as there is a wall of partition, lahat naman natin sinasabi itong partition between the Jews and the Gentiles, the body of Christ does not exist. Mababasa mo yon yung sa partition of Paul, yung Ephesians chapter 2. Sapagkat ang katawan ni Kristo ay binubuo ng believing Jews and believing Gentiles. O dito magsama na. Fellowship in one body, no? That is the believing Jews and the believing Gentiles. Pero dati, wala yon, ano? They are circumcised. Tawag sa mga Jewish people, they are circumcised, no? Pero pag hindi Jewish people, they are not circumcised. Eh, hindi sila tuli, no? The original plan of God, kaya siya dumating sa mundong ito, ay upang maghari sa bayang Israel. This is the truth. Siya maghari sa Israel. Dahil ang pangako ng Diyos sa bansang Israel, upang maghari sa kanya, no? Pero hindi nila tinanggap, ni reject, na postpone, and then darating muli ang Panginoong Jesus to resume, no, yung pending kingdom, no, program para sa bansang Israel. And it will happen dahil sa kanyang covenant during the millennial reign of Jesus Christ upang tuparin ang pangako ng Diyos sa kanila, no, at gagawing mga kingdom of priests. Ito yung pangako ng Diyos sa kanila, at gagawing kingdom of priests, sila ay magiging blessing sa lahat ng mga bansa. Oh, that is the purpose, or that is the plan and purpose of our of God, no? Oh, so since 1985, ito ang aking pagkakilala sa ating Panginoong Jesus, no? Na never kong narinig, no, ang talatang ito sa mga pulpito. Never. Baka absent ako during those days na ipinipreach. But I never heard, no, itong Romans chapter 15, no, verse 8. Ano ang nakasulat dito? Now I say that Jesus Christ was a minister of the, kanino? Circumcision, ano? Kapag nakita natin yung circumcision at akin ang inulit na lamang, Jewish people for the truth of God, ayon tungkol sa katotohanan ng Diyos, to confirm, ito yung confirm para ipakita sa kanila that the promises made unto the fathers. Ito yung pangako ng Diyos sa kanila. To confirm through Jesus Christ as their minister, no? Ang aking nakikita sa talatang ito ay paalala, no? Paalala para sa mga Kristiyano, no? Hindi sumusunod kay Pablo, na pag-aaralan ng salita ng Diyos with right dividing, no? Rightly dividing the word of truth, no? Sapagkat hindi niya mauunawaan, no, ang talatang ito kung ano ang layunin ng ating Panginoong Yesus kung hindi niya aaralin ang salita ng katotohanan ng may tamang paghati. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Hindi kailangan yung maraming aklat, maraming, of course, maganda, mayroon, pero the right instruction o yung tamang pag-aaral sa salita ng Diyos na ibinigay ni Apostol Pablo is by rightly dividing the word of truth. Bilang isang ministro sa mga Hudyo,
Sino? Si Jesus Christ. Kababasa lang natin, ano? Bilang isang ministro ng sa mga Hudyo, ang ating Panginoong Jesucristo, no? Lumapit sa kanya ang isang leader, no? Mayroong lumapit na leader sa kanya sa mga Hudyo, no? It's a great leader. It's a Pharisee, no? From Jewish nation, no? At isang gabi, siguro alam na ninyo yan, no? Lumapit siya sa araw ng gabi para magtanong sa kanya. Imagine, is a great leader, no? Sa Israel, lalapit sa isang anak ng kalpintero. Ang kanilang usapan ay lumikha, no, ng kontrobersiya, no, sa Kristyanismo sa panahon natin. Sa panahon natin, ano? So, nagkaroon ng kanya-kanyang mga paliwanag, no? Nagkaroon ng kanya-kanyang paliwanag o palagay sa bagay na pinag-uusapan ni Jesus Christ and Nicodemus, no? Dahil hindi nila isinaalang-alang, no? Hindi nila isinaalang-alang kung sino ang kausap ni Jesus at kanino ito nasulat. Alam mo, hindi sa iyo sulat at binasa mo at inaangkin mo sa iyo, eh parang hindi maganda, di ba? Parang hindi maganda. Pero ang sabi nung sa Romans chapter 15 verse 4, anything what is written aforetime, it was written for our learning, not for doctrine, no? Iba yung turo tsaka yung learning. So, sabi ng iba, sabi niya, basta para sa akin. Sabi niya, basta para sa akin, the word of God is profitable unto all things o unto all doctrines, no? Hindi rin nila naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng 2 Corinthians chapter 2 verse 15. Actually, hindi nila binabanggit, madalang ko rin marinig ito sa mga pulpito, no? Hindi mahirap unawain itong salita, being born again, no? This is a doctrine that has to do with Israel. So, isadya lang natin yung sarili natin kasi baka mamaya hindi kayo, bubuksan ko lang, hindi ko naman kayo sinisira yung ating nalalaman, ano? Kundi tignan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Remember, dito sa aking ngayong position sa pag-aaral ng salita ng Diyos, what the scripture sayeth, not what man sayeth, no? Kung anong sinasabi ng Biblia, hindi yung sinasabi ng tao. So always check kung ano man yung sinasabi ng ating mga nagtuturo. Even me, di ba? Kinakailangan lagi ko sinasabi na check nyo yung mga Bereans nga, chinecheck nila daily yung mga tinuturo ni Pablo, no? So, yung born again to being born again, that has to do with Israel. Maaring sa iba ay hindi ito matatanggap, no? Pero bigyan natin ng pagkakataon kung ano ang sinasabi ng Biblia. At ang tanong, no, sa simula ng ating teksto sa John chapter 3 ay bakit ang salita ng sa John chapter 3, no, ay bakit ang isang talata ay tumutukoy sa isahan, no? At ang isa naman ay tumutukoy sa maramihan. Tingnan niyo, baka hindi pa niyo napapansin ito sa tuwing binabasa natin, minemorize lang natin. Ito yung first verse na aking minemorize, no? Pati yung 2 Corinthians 5:17. Basahin ko yung chapter verse 3. Jesus answered and said unto him, Nicodemus, no? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot see the kingdom of God. Verse 7, yung laktabin na lang natin yung 4, 5, 6. Verse 7, marvel not that I said unto thee, yea, sabi niya, kayo, sabi niya, must be born again. Yung isa kanina, tumutukoy kay Nicodemo, but now, dito tumutukoy sa inyo, sabi niya, kayo, sabi niya. Bakit nga ba ang verse 3, singular, and verse 7, plural? Ang sagot ni Jesus sa mga talatang ito, una, dapat nating alamin, ano,
kung ano ang ibig sabihin ng layunin ng Diyos to be a born again, ano? Ngayon, tanong ko, ikaw ba ay tinawag na born again? No? Ikaw ba ay tinawag na born again? Ako, tinatawag na marami ng isa akong born again. Tinatawag ako ng napakaraming tao ang tatawag sa akin born again. May epekto ba ito sa iyo o sa akin o kung tatawagin tayong born again? Now let us search the scriptures kung ano nga ba ang sinasabi tungkol dito, no? Exodus chapter 4 verse 20. Basahin ko sa inyo. Verse 20, and Moses took his wife and his sons and set them upon an ass. So lahat ng pamilya ni dinala, sinakay niya sa isang ass, no? Galing ngayon sa Midian, ano? And he returned to the land of Egypt. Bumalik sila doon. And Moses took the rod of God in his hand. Dala tangan-tangan ni Moses yung tungkod ni Moses o tungkod na ng Diyos, no? Sinugo ng Diyos si Moses upang bumalik nga, no? Sa Egypt, dahil ang lahat ng mga nagnais sa kanyang buhay ay patay na sila, no? So matagal na rin namumuhay si Moses sa Midian, ano? At dumating si Moses sa Egypt, na tangan-tangan niya ang tungkod ng Diyos, no? So dala-dala niya yung tungkod ng ating Panginoon, no? Imagine na ang dala-dala mo, it is a power, no? Tungkod ng Diyos, siyempre. Verse 21, ano? So ang binabasa natin para maisulat nyo is Exodus chapter 4, verse 20. Binasa natin kanina, yan ngayon, 21. And the Lord said unto Moses, when thou goest to return to Egypt, see that thou do all those wonders before Pharaoh. Kan mo lahat ng mga wonder things, no? Yung mga sign and wonder, no? Yung mga kamanghamang nga, no? Nagagawin nila, yung mga miracles, which I have put in thine hand, but I will harden his heart, that he shall not let the people go. So, now, pansinan ninyo yung salitang the people, go. Yung word na people is in saan? Plural, no? Plural. It is in plural form, not singular. So, tingnan natin isa-isa yan, tapos bubuin natin, ano? Ngayon, tingnan natin yung susunod na talata in verse 22 naman. And thou shalt say unto Pharaoh, kay Pharaoh, sabihin mo sa kanya, thus saith the Lord, Israel is my son, no? Is my son, Israel is my son, even my firstborn. So, anong nakikita niya doon? Now, notice, ano? Israel is my son, my firstborn son. Israel is a group of people. Ano yon? Plural, singular? Singular. Plural, no? It's in a group of people, is a plural. But Israel is my son, ano? Sabi niya. That's singular. Is my son. The firstborn, ano? Son, no? Ngayon, mayroon tayong singular and plural at ito ay nangungusap sa isang grupo ng tao. Ayon sa talata, sino? Si Israel, no? Ang panganay na anak, no? Ngayon, ang mga taong ito ay pinangakuhan sila ng Diyos to become a great nation. Genesis chapter 12. Basahin niyo yung Genesis, no? Kailangan magbabasa tayo, no? Para alam natin kung ano yung mga kwentong nangyari in the past. At ang panganay ng anak na si Israel, no? Ngayon, ang mga taong ito ay pinangakuhan sila ng Diyos, no? Ng isang to become a great nation. Maging pagpapala sila sa marami. Ang pangakong ito ng Diyos kay Abraham ay kanyang inulit. Kung palagi nyo binabasa yung Word of God, makikita nyo, ito ay inulit, no? Kay Isaac, kay Jacob, na sila ay pagpapalain at gagawing isang malaking bansa, no? And they will be a blessing, no? To all nations, no? Now, ang unang pagkatawag sa Israel bilang bansa ay sila'y tinawag na bansa, no?
sa Exodus chapter 33 verse 13. Kung inyong meron kayong Bible, inyo ako sundan. Pero babasahin ko sa inyo. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, no? Show me now the way, thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation, sabi niya, is my people. This nation. So tinawag silang nation, no? Is my people. By the way, pagka nakita mo yung word nation in your scripture, nation without S, referring always to Israel. To Israel. Pag nakita mo yung nations with S, referring to the Gentiles nation. Malimit yun ang makikita mo sa banal na kasulatan. Hindi lang Tagalang bansang ito ay nalimutan nila kung kanino sila kabilang, no? They belong to the family of God, no? Nalimutan nila yon. Sila ay napuno ng kasakiman, no? Idolatry, ano ba yung idolatry? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sila ay tumalikod. Pangangalo niya, makita natin sa buhay ng mga Jewish people. At lahat ng kasuklam-suklam na gawain, no? Kanilang ginagawa, no? Nakalimutan nila ang mga tuntunin na ibinigay ng Diyos sa kanila. Nang dumating si Jesus sa mundo, ito hindi sila nakahanda, no? Hindi sila nakahanda. Pagkatapos na si John ay nangaral sa ilang, after the 400 years between Malachi and Matthew, dumating bigla itong si John. And, hindi ko alam kung saan galing. Basta binasa na lang natin sa Matthew. At nangaral si John, no? Pagkatapos na nangaral sa ilang, si Jesus ay nangaral din, ano? The same gospel, ha? Nagpagaling at nagpalayas ang mga masasamang espiritu, ang ating Panginoon Jesus sa mga taong ito. To these people. Isipin mo, isang banal na bansa, inahalian sila ng mga demonyo during those days. Kung ating susumahin ang kanilang kalagayan, sila ay magulo, as in magulo, no? The firstborn son of God, yung binasa natin kanina, no? The firstborn son of God which became a nation, di ba, nabasa natin yan, was totally mess. Iyon ay magulo, no? Bigla silang naging magulo, no? Itong piniling bansa, yung mga peculiar people, a holy nation, sila ay naging magulo nung dumating ang ating Panginoon Jesus. Isaiah chapter 66 verse 8. Verse 8. Who had heard such a thing? So basahin ito na, maganda itong verse na ito. Isaiah 66 verse 8. Isulat nyo. Who had heard such a thing? Sabi niya. Who had seen such things? Sabi niya. Shall the earth be made to bring forth in one day? Sa isang araw, sabi niya na, shall the earth be made to bring forth? Ito yung sabi niya, shall a nation be born at once? Anong makikita nyo rito? Shall a nation be born at once? Sino yung nation? Israel. Shall be born at once? Kung yung babasahin ng ang hula ni Isaiah, especially chapter 1 and chapter 2 ng Isaiah, ang bansang Israel ay nasa magulong kalagayan, no? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Nasa magulong kalagayan. So, tuloy ko yung verse. For as soon as Zion travail, yung travail dito sa Israel, papasok sila sa tribulation period, no? She brought forth her children. So, nice ko lang tingnan dito yung shall a nation be born at once. Kung babasahin mo ang chapter 60, nang Isaiah ay tumutukoy after tribulation period. Matapos na yung tribulation period, papasok na sila sa millennial kingdom. Pagkatapos na ang kanyang luwalhati ay ibabalik sa kanya, no? Sa ngayon, ang luwalhati sa bansang Israel ay nawala, no? Ay ibabalik sa kanya. Pero nang dumating si Jesus in this world, walang luwalhati ang bansang Israel. Nawala yung glory ng Diyos sa kanila, no? Sa isang bansang ito. The glory was departed from them, no? Ang bansang ito ay hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos, no? Ang pangako ng Diyos na gagawin silang isang makapangyarihan bansa to be a blessings to all nations,
No? Ito ay naging marumi at hindi sila karapat-dapat. No? Hindi sila nararapat. So ano ang dapat gawin ngayon ng ating Panginoon para sila ay maging karapat-dapat? Narito ngayon. No? In John chapter 3, verse 3. Noong si Jesus answered and said, sinabi ni Jesus sa kay Nicodemo, and said unto him, verily, verily, I say unto you, unto thee, except a man be born again, kung hindi siya mapapanganak na muli, dahil nga, they were became firstborn son, kailangan silang magpanganak na muli. Ikaw ba at ako, naging firstborn son tayo? Wala siguro makasagot na oo, no? But Israel, they became the firstborn son, no? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Di ba yung talata ka kanina? Yung bang isang bansa o yung nation can born once, sabi niya. Balikan niyo yung mga talata, no? Maliban ng tao ay may panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ito yung dapat mangyari sa bansang Israel. Verse 7, marvel not that I said unto thee, Nicodemus, yung word na dit, Nicodemus, ye, ano yung ye? You, kayong lahat, Israel, no? Israel, this is talking to Israel, must be born again, sabi niya. Sinasabi ko sa iyo, every individual Nicodemus, and all of you, Israel, must be born again. My firstborn son who became a nation. So nakuha ba niya yung point, yung binasa natin kanina? Ang offer na ito para sa Israel ay napostponed. Napostponed. Di ba, kung inyo akong sinusundan sa ating mga topics, hindi ko na kailangan balikan ito, no? Makikita ninyo. Dahil hindi sila nagsisi, eh. At hindi tinanggap. Di ba, sa John chapter 1 verse 12, but as many as received to them gave you power to become the sons of God, sabi niya, even to them that believe on His name. So, actually, ang pangungusap na yon is to Israel. Hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Yesus. Itong panganyaya sa kanila ng Diyos, napilitan ang programming ito sa isang bagong dispensasyon. Oo, napalitan, ano? Ang programming ito. Dahil hindi nila tinanggap, hindi sila nagsisi, ang nangyari, na-postpone, ano? Ang layunin o ang plano ng Diyos para sa bansang Israel. Na-postpone. To reign with them, no? Pero bago siya magre-reign, of course, nakahula yung 7 years tribulation. Pero na-postpone yun, ano? At napalitan ng isang bagong panahon, ano? Which is the dispensation of the grace, no? Which is the body of Christ, no? Itong body of Christ or the church, it is a fellowship into one body, no? Between the believing Jews and the believing Gentiles. Tayo yun, ano? Nagsimula nung ang Apostol Pablo ay naligtas, nakakilala sa Diyos, inireveal ng Diyos sa kanya itong kanyang plano, no? Itong mystery na to, no? Ni-reveal sa kanya, which is hid, no? Since the world began, no? Since from the beginning. Mababasa niyo, makikita niyo 'yon sa Ephesians chapter 3. So, nagsimula lamang ang body of Christ pagkatapos na ipinahayag ni Jesus kay Pablo at magtatapos lamang ito kapag ano, kinuha na ng Panginoong Yesus ang kanyang body. Lahat ng sumampalataya sa Panginoong Yesus, kukunin na niya, no? Then, anong nangyayari? Magsisimula ang 7 taong kapighatian. What we call Daniel's 70 week. Yung 69 week, natapos na, no? Ito ay yung chastisement sa Israel. Yung last week na yun, equivalent to 7 years, yung Daniel 70 week, mangyayari yan during the tribulation period. So, during those days, the presence of the Antichrist during the 7 years tribulation, no, will be there. No? Nandirito sa lupa. No? Pagkatapos darating si Jesus at wawasakin, no, niya ang mga sundalo. No? Wawasakin niya yung kanyang mga sundalo. Sundalo niya ni Antikristo, no? Antichrist. Pagkatapos nito ay ang judgment of the nations. Judgment of the nations, no? Magkakaroon ng paghatol. Dito yung hula ni John, no? Yung nakita ko sa wall ko na pumasok o dumating sa wall, yung 1 John chapter 3 verse 2. O verse 9, no?
So, sabi niya, pag dumating ang ating Panginoon Jesus during those days, in 1 John chapter 3, verse 2, basahin niyo, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, sabi niya. But we know that when He shall appear, we shall be like Him. Hindi naman sa atin yun, no? Dahil ang mangyayari doon, before the end of the tribulation period, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. So, pagkatapos ng 7 years tribulation, Christ will appear, no? Ang mga taong ito shall receive their glorified body. Magiging katulad sila ng ating Panginoong Jesus. Ito yung sinasabi sa Isaiah. Asahin na lang ninyo, no? 60:61, 60:62. On that day, they will become born again, no? Yun ang ibig sabihin noon. They will become a new, no? Marerenew sila. They will become born again. Kaya again, no? Sila ay naipanganak na minsan as a first born son, no? Ngayon, dahil sa kanilang kaguluhan, sa kanilang hindi pagsunod sa Diyos, naging taksil sila, gagawa ngayon ng Diyos, no? Kailangan nilang maging born again, no? Magsisi sila, tanggapin nila si Jesus. During those days, darating ang Panginoon Jesus and they believe Him, no? Whosoever is born of God, sabi nung binasa ko kanina sa chapter 3 ng 1 John, whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth. Remaineth. Ano yung remaineth? Ano yung seed? Actually, yung seed, it's the word of God, di ba? Na ipinapakita ng Bible, remaineth, mananatili sa ating puso. Not sa ating puso, sa kanilang mga puso, no? And he cannot sin because he is born of God. Nabanggit ko sa ating puso. Minomorize mo ngayon after a week, wala na yung minomorize mo na word of God, no? Wala na, di ba? Yung iba, bagong mananampalataya, ang dami niyang memorize. After a year, mabubura na, no? May bura verse, sabi sa Kapampangan, no? This will be fulfilled, no? Hindi sila magkakasala, and he cannot sin, sabi niya. He cannot sin because he is born of God. Ngayon, isang tanong ito sa mga marami Gugulating ka ngayon, ano? Kung born again ka, hindi ka na magkakasala. Ito yung pandigulat sa'yo. Hindi mo na ngayon masasagot, no? If you are called born again, no? In this present time. So, this will be fulfilled before the end of the tribulation period. When Christ shall appear, no? We shall be like Him. Kung pares natin si Jesus Christ, ang Panginoong Jesus, perfect, di siya nagkakasala. So you will not be commit sin. Yun ang konsepto noon, ano? Oh, so hindi na sila magkakasala, bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay yung kanya, remaineth, yung seeds remaineth. Seed represent the word of God, no? Nang sa 1 Peter chapter 2 ba 'yon? Isusulat sa kanilang puso bilang katuparan ng Diyos sa kanyang tipan in Jeremiah chapter 31 verse 31. Sabi niya sa 31 verse 31, Behold, the days come, sabi niya, saith the Lord, that I will make a new covenant, yung new covenant, with the house of Israel and with the house of Judah, not for the Gentiles people. His covenant, yung second covenant, referring to Jewish people dahil hindi nila nagawa, hindi natupad yung first covenant. In the second covenant, ang Diyos mismo, isusulat nila niya yung mga salita ng Diyos sa kanilang puso, no? Sa kanilang puso. I will write my laws in their hearts, no? Pwede lamang isulat ang salita ng Diyos sa puso ng isang tao. Paano? Pwede ba sa atin? No. Kung siya ay mayroon ng luwalhating katawan or glorified body. Once na nagkaroon ng glorified body, God can write, no, the word of God in the heart of man, no? Ngayon, tayo ay nabubuhay in the dispensation of the grace of God in this present time. Since this grace of God revealed to Paul, hanggang ngayon tayo ay nabubuhay in the dispensation of the grace of God, and it will end only
when Christ kukunin niya ito, no? Kukunin niya ito. Now, naalala ninyo yung so there are language, by the way, there are language that in the scriptures na angkop para sa atin. Hindi lahat ng mga terms in scriptures is referring sa atin. Kailangan alam natin yung language. Kung pagka nabasa natin ito, ito'y tumutukoy sa atin bilang isang Gentiles people or bilang isang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Yesus. Naalala ninyo yung po ni Sibra na kaya niyang kilalanin ang kanyang ina. O kung ninyo ito, no? Kung inyo nang narinig sa akin, pero baka mayroon pang hindi nakarinig, na kahit sa gitna ng libong Mother Sibras, no? Libong Mother Sibras, alam naman niya Sibra, pare-parehas ang kanilang stripe, no? Na magkakapareho ang itsura, no? Pero dahil sa stripe na yon, na parabang fingerprint ng tao na nakatanim ito sa isip ng pony Sibra, yung baby Sibra. Kaya niya itong kilalanin ng kanyang ina. Kahit napakaraming mga Sibra na yan, kahit napakarami pang Mother Sibra na yan, he can easily ma-recognize, no, ang kanyang ina, no. Ganon din, ano, ang isang mananampalataya. Ang salitang born again, ay hindi para sa body of Christ. Sa mga liwanag ng talata na yung balikan ninyo, no? At sa mga susunod pang mga talata ng ating babasahin, no? O pag i-open, no? Ay hindi para sa body of Christ. It is for Israel, no? Kailangan silang may panganak na muli. Tayo hindi pinapanganak na muli. Before the millennial reign of Christ, sila ay muling ipanganak. Dapat sa panahon nila ng mga apostol, they will become born again. Pero hindi nila itinanggap si Jesus Christ. And the kingdom program for them was postponed. Postponed by this present dispensation. Darating ulit ang Panginoong Jesus and they become born again, no? Yung talata, yung binasa natin kanina. Now, sila ay muling ipapanganak na muli, no? Dahil sila ay pinanganak ng minsan as a firstborn son. At sa panahong iyon, they will receive their glorified body. Eh, 1 John chapter 3, verse 2. Basahin niyo ulit yun, ano? Gugulatin tayo pagka sinabi na hindi ka na dapat magkasala if you are if you are son of God. Di ba? Hindi ka na magkakasala. Kung ano-ano na yung ipapaliwanag mo ngayon, para lamang malusutan mo yung something spiritual na that is the spiritual. No, hindi ganun na sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ganun yun na ipinapakita. So, at hindi na sila magkakasala. Hindi tayo makakakita sa mga sulat ni Pablo na tayo ay dapat maging born again. Remember that. The word, yung term na born again, wala sa mga sulat ni Pablo. Sabi ni Pablo, I speak to you, Gentiles. By the way, baka banggitin niyo yung word na regeneration. Hindi yun ang term ng born again, no? Iba yung term na yon. Magkaiba. So, tayo ay naligtas dahil sa ating pananampalataya, no? Sa ginawa ni Jesus. Sa krus, no? We are reconciled to God. We have justified by faith, no? We are regenerated. Ito yung term na binabanggit ko kanina. We are regenerated. Ayon dun sa, this is a spiritual, no, na bagay, no? Someday, we can, hindi yung regeneration at saka yung born again, the same word, hindi ganun yon, no? So, and we are called new creature, no? 2 Corinthians 5:17. May pagkakaiba ang bago sa binagong muli, no? Tayo hindi binagong muli. We are new, no? We are new creature, no? We are not born again, no? Hindi tayo parang yung, ano ba tawag doon sa pag, yung mga, ano, yung scrap, Brother Ramil, Kabisado Noran, eh. Natandaan natin, tayo ay pinatawad but never called born again. One thing for sure, ito ay isang kaisipan na pare-pareho sa mundo ng Christendom. I told you, Christendom,
It is a all Christian groups of believers with their different ang tawag dito, with their different beliefs, no? Magkakaiba, magkakaiba, no? Do para pareho tayong mananampalataya. We are called Christian. Pero it's not affected with our doctrines, no? Tayo iniligtas sa biyaya ng Diyos. Pero iba-iba yung ating pananaw. Siyempre, hindi naman pare-pares yung ability ng bawat isa sa atin na kanyang na pag-aaral ng kanyang salita, no? But hindi na tayo man apektado doon sa ating eternal salvation, no? Sa ating eternal security. Once you are saved, Pagka na kinilala mo yung na si Jesus ay namatay, nabuhay, inilibing at nabuhay na muli, you are saved. Wala na akong pagdududa at hindi ko na bibigyan ng pagdududa ang isang tao once she or he believe in the gospel, siya ay ligtas. Hindi ako katulad ni ng serpent na bibigyan ko ng alinglangan ng tao in the Garden of Eden, ano? Totoo ba sinabi niya ganito? O, di ba? Pagbibigay ng alinglangan. So, pero kung tapat tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, no? kung tapat ka, ikaw, ako, na sa sinasabi ng salita ng Diyos, sa kanyang itinuturo nito ay iyong susundin, ano? Ang nais kong sabihin, ano? Makikita mo, no? Mayroon tayong God's timeline. Mayroon tayong God's timeline from Genesis to Malachi. That is prophecy. Sa ating God's timeline, from Genesis to Malachi, that is prophecy. Sa panahon na yon, mayroong middle wall between the Jews called circumcision. Inulit ko na lang, ano, para ma... And the Gentiles called uncircumcision. Mag-separate yan. Diba, sabi niya, lahat ng mga Jewish people, tutuloyin yung hindi. Wala, hindi sila uncircumcision ang tawag doon. From that time, tinawag ng Diyos si Abraham from the land of Ur. God created Israel mula kay Abraham, called them holy nation. So, nasabi ko sa inyo kanina, ibig sabihin, iniwalay ng Diyos ang Israel sa bansang Gentil. No? Before Abraham, all people all the way down to Adam and Eve, tayo, silang lahat ay mga Gentiles, no? Gentiles people. But the time na pinili niya si Abraham o tinawag si Abraham, sa kanya nanggaling yung bansang Israel. So, ang bansang ito ay pinangungunahan ng mga hukom. After he created Israel, pinangungunahan sila ng hukom, propeta, hari. Pagkatapos ng Malakay, mayroong 400 years of silence in your scriptures. Dumating si John upang ipangaral sa ilang ang pagsisisi at pagbautismo, no? Sa bansang ito. Hindi nila tinanggap si Jesus Christ, the promised king, para sa kanila. At siya ay, instead, siya ay pinapako sa krus. Pagkatapos, binigyan ng Diyos ang bansang ito ng isang taong chance, no? Isang taong pagkakataon na sila ay makapagsisising muli. Saan ba yun? Basahin mo yung parabola ng pig tree. Makikita mo ito, no? Wala tayong time to discuss in details dito, no? Ito yung ibig sabihin ng parabola sa puno ng igos, no? The extension of mercy, no? Ng Diyos, nang nasa taas ng krus, nanalangin ng ating Panginoong Jesus, at sabi niya, patawarin mo sila pagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Actually, that's an unpardonable sin na sila ay dapat patayin, no? Dahil siya ay nag-resist sa Holy Spirit. That is a blasphemy, no? Pero dahil dun sa panalangin ng Panginoon na sila ay nagkaroon ng tingnan niyo yung mga topic natin even in the unpardonable sin, no? Finally, ang mga taong ito ay tinanggihan ng Santong Espiritu, no? Itong Israel na to tinanggihan ng Santong Espiritu when Stephen is preaching to them about the resurrected the resurrection of our Lord Jesus Christ, no? About the resurrection, di ba? And then siya ay pinatay. Then in Romans chapter 11 verse 11, ang bansang Israel, ang sabi niya doon, nahulog ang bansang Israel. Ano nahulog? Yung nawala yung kanyang relationship sa Diyos ay nagbago, no? Nagbago.
So yung dati na ang kanyang yung apple of the eye sa Diyos, which is Israel, ngayon hindi na. There is now no difference between the Jews and the Gentiles. Doon nagkaroon ng pagbabago. Even the dispensation of grace ay pumasok, no, sa kanila, no. Ang programa ng Diyos para sa kanila ay pansamantalang naputol, and it will resume, no, it will resume during Christ, o during the body of Christ ay wala na rito. Yung mystery program ay wala na, no, kukunin na ng Panginoon, no. Naligtas si Pablo at ipinahayag ni Jesus sa kanya ang bagong dispensation. Nagbago ang pakikitungo ng Diyos sa tao, no. Nagbago dahil hindi na sa ilalim ng kautusan, since then kay Paul until this present time and up to the before the 7 years tribulation, we are under grace, no? Tayo nasa ilalim ng biyaya. After the church taken out of this world, magkakaroon ng matinding kapigatihan sa lupa. No, hindi na ako, ang aking stand, hindi na tayo aabot doon, no? Hindi na tayo aabot doon. Ibabalik ng Diyos ang dating pakikitungo niya sa Israel. Gagawin nila ang hinihingi ng kautusan. Subalit sa mga panahong yon na kaya na nilang tupdin. Not today, no. Kaya na nilang tupdin ang mga ito sapagkat bakit nila kaya nilang tupdin? Dahil ang mga ito, ang mga salita niya, hindi na nila malilimutan during those days. Susulat ng Diyos sa kanilang puso ng Diyos. Susulat niya, isusulat ng Diyos sa kanilang mga puso. Katulad ng kanyang pangako sa bansang ito, no. After the millennial kingdom soon, the fullness of time, matatapos na yung tinatawag nilang time capsule, no? Mayroong time capsule, no? Yung from creation until the fullness of time, there is a time capsule na nakapaloob tayo doon, no? So mayroon akong God's timeline na pwede ninyong tignan. So ito yung God's timeline, no? Panoorin ninyo ang aking mga videos for the details, no? Hindi ko naman, hindi ko pinopromote na para magkaroon ng, pero como nice ko lang makita natin 'yon. Ngayon, buksan natin yung 2 Corinthians 5:17. Punta tayo ng 2 Corinthians 5:17. Ito ay considered as one of the greatest dispensation of the word of God. Of the word of God. Baka ngayon lang natin marinig, pero anyway, I will share to you, no. Nasa sa iyo naman 'yon kung wala namang mawawala kung hindi mo tatanggapin o aking itong aking nakita na ito, no? Marahil hindi pa ninyo nabubuksan ang talata ng ganito, no? Sa araw na ito, ang ating titignan, ang talatang ito ay ayon sa dispensational aspect, no? Kapag iyong nabasa ang talatang ito at tumanggap na ng mga katuruan na hindi naaayon sa aspetong dispensational nito, mahirap na marami ng bagay na nagiging hadlang sa ating kaisipan upang ating intindihin, ano? Anyway, magpo-proceed tayo, no? Lahat ng tao na naligtas, hindi magtatagal. When I was saved, when you are saved, maging yung hindi magtatagal, itinuturo sa atin ito, no? Ano yon? Ito yung mga unang mga talata aking na isa ulo, no? John 3:3 and this word of God, no? Yung 2 Corinthians 5:17. Basahin ko sa inyo. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. No? All things are passed away. Behold, all things are become new. No? At ang kakambal na talatang ito, tandaan ninyo na ating binabalikan lang natin. No? Ang kakambal ng mga talatang ito sa ating pag-aaral, ito ay ang turong makikilala mo sila sa bunga. By their fruits, you shall know them. By their fruits, you shall know them. Nung kausap ni ang ating Panginoong Jesus, yung mga Sadducees at Pharisees, at saka yung kanyang disciples, sabi niya, by their fruits, sabi niya, you shall know them, sabi niya. Ang ating Panginoong Jesus ay tinutukoy niya yung mga Pharisee and the Sadducees, no? Dahil taliwas sila sa kanya, eh. Kaya pinapangaralan niya yung kanyang mga disciples, yung mga believing Jews na sumusunod sa kanyang mga commandment, no? Ngayon, ikaw na kay Kristo, not all things are passed away, no?
na yung all things are passed away, ano ba ang ibig sabihin nito? Yung all things are passed away. Ano yung dispensation aspect ng all things are passed away? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang turo dito ay ang mga bagay na dating ginagawa. Usually, ang turo sa atin, yung nalalaman natin na una, ito yung mga bagay na dating ginagawa. Ito yung mga kasalanan na naging ginagawa natin. Ano? Ito yung mga habits na lagi mong ginagawa. Ito yung commonly na ating nalalaman. Ano? Sa paraan ng iyong pananampalataya o pananalita, dati mapagmura ka, ngayon nawala na yung pagmumura mo. No? Lugar na yung pinupuntahan, ano? Marami ka ng bagay na limited na ngayon yung ano mo, yung kilos mo. Yung mga gusto mong gawin, ano? Yung mga movies na yung pinapanood, ano? Pupunta sa sinehan, bawal din. Ano? Party, wala na hindi na dapat puntahan ang mga ito. No? Dahil lahat, you are separated now from them. Diba? So, kung hindi mapagtatanggumpayan, ito, tingnan natin. Kung hindi mapagtatanggumpayan ng isang mananampalataya ang mga bagay na ito, siya ay magkakaroon ng pagdududa sa kanyang sarili dahil hindi niya makakamit ang inihingi ng talata ayon sa pagkaturo sa kanya. But in fact, lahat tayo ay walang nakakagawa. No? Patago, mayroong pagkakamali sa atin. Patago, honestly speaking ako, personally, kahit sino sa atin, sa mga manunod dito, walang nakakagawa perfectly. Lahat tayo ay lumilihis, no? So, ayon sa Romans chapter 8, verse 1, ang sinabi ni Pablo, ang talatang ito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala na kahatulan, no? Ang mga sino mang nakipag-isa kay Kristo. Mahirap bang unawain ng talata na once na tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, there is no more condemnation to them which are in Christ Jesus. Sandali, sabi ng kausap ko one time. So, sabi niya, ituloy mo yung verse. O, dituloy natin. Sabi niya, who walk not after the flesh, but after the spirit. Hindi, actually, hindi niya nakukuha yung ibig sabihin ni Pablo. Ang ibig sabihin na bahagi ng talatang ito, ang Diyos ay hindi natin pwedeng mabigyan ng kaluguran o kalugdan sa ating laman. Who walk not after the flesh. Israel is always seeking na how to please God by doing the law, no? By doing the Ten Commandments, the whole law, no? Hindi natin pwedeng bigyan ng kalugdan ng Diyos sa bagay na yon, ano? Hindi natin pwedeng kalugdan ng Diyos sa kung ating gagawin ng kautusan to please God. Dahil wala namang makakapil sa Kanya. If you observe the whole law, if you miss in one, nagkakasala ka na sa lahat ng yon, no? So, ang ibig sabihin na bagay ng talatang ito, ang Diyos ay hindi natin pwedeng mapalugdan, ano, sa ating laman, kundi sa spiritual na bagay. Sa spiritual na bagay. Hindi yung sa ginagawa natin. Sapagkat ang Panginoong Yesus, ginawa na niya yun, ano? We are no longer under law, no? So, mamaya, bibigyan pa natin ng konting karugtong ating topic na ito. Hindi pwedeng gawin ang mga kautusan o pangkalugdan siya, no? In Romans 5:1, ito, tingnan niyo ito. Noong tayo ay napawalang sala sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, nang tayo ay nakipagkasundo sa Diyos, no? Nung tayo ay nabautismo sa Espiritu Santo, this is our baptism. We are baptized by Spirit, no? Not in water, no? Sa Espiritu Santo, no? Tayo ay naging bahagi ng kanyang katawan, no? Sa katawan ng ating Panginoong Yesus, no? Lahat ng ating mga kasalanan ay kanya nang pinatawad, no? Kanya nang pinatawad, walang natira. Nang siya ipinako sa krus at nang siya ililibing, lahat ng kasalanan natin ay kasama niyang nailibing. No? Lahat. All our trespasses was forgiven. No? Wala nang pwedeng pang magpaka, ano, makapagpababago. No? Hindi na pwedeng baguhin yun. Ito, no? Ang salitang pagbabago dito ay ang ating posisyon. Ay ang ating posisyon. So, 2 Corinthians 5:17, behold, all things are new.
Ano bang naging bago sa atin? Yung ating posisyon. Our position in Christ, ano? Sa Diyos, ano? Na tayo ay naging matuwid sa kanyang harapan. Dahil ba sa ating paggawa ng mabuti? Dahil sa paggawa ng kautusan? No. Hindi tayo tinitignan ng Diyos ayon sa ating kalagayan noon. Sa ating nakaraan. Kasi, bakit tayo titignan ng Diyos sa kanan? O sa ating performance ngayon, no? Hindi yun ang tinitignan ng Diyos sa atin. Kundi titingnan tayo ng Diyos ngayon dahil sa righteousness ni Jesus Christ. Eh, wala namang papasa sa atin eh. If we are trying to please God with our own works, no? Sa ating flesh. Noon, tayo ay sumampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa krus. He died, buried, and on the third day, He rose again. Mayroong inilagay ang Diyos sa iyo at sa akin, no? Ito yung righteousness ni Jesus Christ. Ito yung imputed righteousness of Christ na dati wala tayo nito. Subalit nang tayo ay nakipag-isa sa Kanya, tayo ay binago na Niya. No? Ang iba, hindi nila naunawaan ang kaligtasan ngayon na ito ay biyaya lamang. No? Iniisip nila na darating ang araw, siya ay tatayo sa harap ng Panginoon na katulad ng isang ano, katulad ng isang peacock. Alam mo yung peacock? Na nakabuka yung tawag dito, yung kanyang pakpak. Alam mo naman yung pickup. Pagka may nakikitang ano, ibubuka niya kayong ano, para bang nagpapakita ng in short. Alam na niyo ibig kong sabihin, ano? Kung ano ang karakter ng isang pickup na mapagmalaki, no? Medyo magyabang, hanapin kayo Kapampangan, eh. Alam mo ba kung ano ang pwede nating ipalit sa pre-gift, no? Sa pre-gift of salvation ng Diyos sa iyo, sa akin? Wala, kapatid. Wala. Wala. Dahil even in Romans chapter 3, verse 10, 11, 12, walang gumagawa ng mabuti kahit isa. Walang mahanap sa Diyos, no? Lahat tayo ay nagkasala, no? So, wala kang pwedeng madala sa harap ng Diyos. Kundi ang iyong kasalanan na pinatawad na Niya. Yun lang. We are sinners, no? Piniligtas lang ng Diyos. Hindi natin pwedeng ipagpalit ang iyong mabubuting gawa para sa iyong kaligtasan, no? So, minsan na akong namuhay as a member sa isang local church. Isang local church na may pamantayan ng Christian excellence. Christian excellence. Ito yung ating pamantayan sa mga church, no? Now, na kailanman na hindi tayo magiging ganap, magiging banal sa harapan ng Diyos. Tayo ay naging ganap lamang matuwid dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang righteousness na ilagay sa iyo at sa akin. Now finally, tingnan natin kung yung dispensational concept, no? Yung konsepto ng verse na ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Itong from 14 to 17. So, ito na yung final na ano natin, ano? Malapit na tayong matapos, no? So, in verse 14, for the love of Christ constraineth us. Memoryado natin 'to, di ba? Sa mga matagal ng Kristiyano, no? O sa mga bago, baka nabasa na nyo ito, no? For the love of Christ. Tingnan nyo yung salita ng Diyos, no? For the love of Christ constraineth us. Alin nagtutulak sa atin? Love of Christ. Because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. Hindi ang pag-ibig natin ang nagtutulak sa atin na gumawa, no? Ng bagay, no? Kundi ang pag-ibig ni Kristo. Siyang nagtutulak sa atin para gawin natin ang ating nais gawin para sa Panginoon. Siya ang nagtutulak. Hindi tayo ang kasi sa atin wala eh. Maya-maya wala na. Pero ang Panginoong Yesus siyang nagtutulak kung bakit ginagawa mo yung isang bagay para sa Kanya, no? So, ang ating nais gawin para sa Panginoon, no? Ang katotohanan nito, hindi mo minahal. Ito, ewan ko, no? Baka hindi tayo magkasundo rito, no? Hindi natin minahal si Jesus na gaya ng kanyang pagmamahal sa iyo. Na gaya ng pagmamahal sa atin sa iyo. So, compare natin dito sa sinasabi ni John. Yung itong verse na ito, tignan natin yung sinabi ni John. Chapter 11, verses 50 to 51, no? 50, nor consider that it is excellent expedient for us that one man should die for the people. That one man should die
for the people, and that the whole nation perish not. Ito, kung titignan mo, kung titignan mo itong verse na ito eh, ang sinasabi dito sa John, that the whole nation, mamatay ang isang tao para sa whole nation. That is for the whole nation only. That is for Israel. Perish not. 51. And this spake he not of himself, but being high priest that year, he prophesied that Jesus, ang nagsasalita pala dito, sabi niya, it's a prophecy, ang nagsasalita dito is a priest, isa siyang propeta, no? Prophesied that Jesus should die for that nation, Israel, no? Now, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. In verse 16, tignan natin. Wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Yea, though we have known Christ, after the flesh, yet now, henceforth, know we him no more. Ang may sulat nito, si Paul, no? So, dito, nawala na ang distinction between the Jews and the Gentiles. Nawala na yung distinction ng Jews and Gentiles. And the Gentiles, the nation of Israel relationship, no, with Christ is physical. Ang kanilang relationship with Christ is physical. Today, the dealing of Christ in this present dispensation is not by physical, no. It is by sight, no. Or miracle, no. But by faith. Ito yung dealing ng Diyos in this present time. Verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sa talatang 16, nakita natin ang dealing ng Diyos sa nakaraan, no? Sa nakaraan. Pero sa talatang 17, ito ay dealing na niya sa atin ngayon. The old things, no? The old things that pass away. Here is yung old dispensation. Wala na yon. Nakaraan na yon. Wala na yon. Everything, ano? Ito yung pananaw sa buhay mula sa four gospels. Ito ang nakaraang bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman. Sabi niya, nakikilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. So, we are not dealing with God through Christ na in physical, no? It is by faith. It is by faith, not by sight. Yung the PBA was passed away. Ano yung PBA? Parang basket, ano? Philippine Basketball Association. No. Ano ba itong PBA? Itong senior cut ko lang yung performance-based acceptance. Wala na tayo doon. Forget yun na yun, ano? Ano ang susi sa talatang 17? If any man be in Christ, if anyone be in Christ, that's new. That's new beginning, no? Maraming bagay na mangyayari sabay-sabay kapag ang isang tao ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus o nanampalataya sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Maraming bagay na magbabagos. Yung lumang panahon na yon, wala na yon. Siya ay naging bahagi ng bagong nilalang. No? In Ephesians chapter 2 verse 10, basahin ko na lang sa inyo, for we are his workmanship, no? Created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Tayo ay wala na sa nakaraan, no? In dealing of God in time past. At hindi sa atin 'yon, no? Hindi sa atin 'yon in time past. But we can learn from them, no? We can learn from that old times, no? Yung mga nangyari sa kanila, no? Ang Diyos ay nakitungo sa atin ngayon, but now in Christ Jesus. Yung word na but now, after the in time past, but now, we are in Christ Jesus. In verse 13, ye who sometimes were, but now, sabi niya, no? But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Tayo ay nailapit sa ating Panginoong Yesus, no? For he is our peace who had made both one. Ano yung both one? Who had made both one?
fellowship in one body, which this is the fellowship of Jews and Gentiles into one body, no? And had broken down the middle wall of partition. Tinanggal niya yung wall, yung bakod na namamagitan sa atin between the Jews and Gentiles before hindi tayo pwedeng magsama into one body, no? At kanino yung body na yon? Body of Christ, no? Ito yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:16. Wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Yeah, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we Him no more. Hindi na namin nakikilala ang sino man sa laman, sabi niya, no? Bagamat si Jesus ay nakikilala namin sa laman, pero hindi na gayon sa ngayon. Having abolished in His flesh the enmity, no? Even the law of commandments, ano? containing in ordinances, for to make in Himself of twain, one new man. This is the body of Christ. So making peace. So yun ang ibig sabihin, ano? So sana yung ating pag-aaral ngayon ay inyong natunghayan o ating natunghayan ay kahit paano nagkaroon tayo ng isang pagbabalik-aral, ano? About the meaning of born again at kanino ito inilalaan, ano? At pasamantalang ating puputulin ang ating pag-aaral, kapatid. And hope sa susunod na meeting sa Sunday at exactly 4 o'clock ay meron tayong every topic dito. Ay alam ko na para bang challenging na hindi ko alam ko na ito ay magiging pagpapala sa inyo sa akin. Hindi naman tayo nag-aaway o debate dahil sa ating naka-embed sa ating tinatawag nating belief system na kung ano yung naturuan sa atin, of course, naituro na sa atin yun eh. Kahit kung tayo ay nasa unang denominational tayo, ipinaglalaban natin yun, di ba? Ganon din ngayon. Kung ano yung natutunan natin, so, lagi nating ipinaglalaban yun. Anyway, kahit na ipinaglalaban mo yun, tignan mo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kung ano ba yung bakit ba niya sinabi ito. No? At kanino niya ito sinabi? O sabang ko bakit pinos. Anyway, walang wag tayong while tayo ay nagpo-proceed sa ating tsaka na lang yung mga tanong at mga kasi parang nagpo-post yung ano ko yung ating topic, no. Anyway, patapos na tayo at maraming salamat sa inyo mga kapatid at sana inyong tignan yung ating mga previous topics. At magsasara tayo, I will close in prayer, no? So Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na kami ay binigyan mo ng panahon upang makapag-aral sa inyong mga salita, sa aking mga kapatid na naging kabahagi sa aming pag-aaral, at sa mga kapatid na o kaibigan na magbubukas ng topic na ito, magkaroon po sila ng pag-aaral at ito ay maintindihan nila ang aming pag-aaral na ito. Dalangin ko po patuloy kang pagpatuloy mong pagpalain itong aming programa na patuloy kaming makapagpatuloy sa inyong mga salita. Bless mo po ang aking mga kapatid na naging kabahagi ko ngayon at kung ano man po ang kanilang mga kahilingan. Alam ko, Panginoon, na ikayo po ang laging nagbibigay ng provision sa bawat isa sa amin. May kanya-kanya kaming pangangailangan sa buhay, spiritual and bagay na nandito for these temporary things. Lord, kayo po ang bumigay, magbigay po sa amin. Kayo po ang mag-supply. Maraming pong salamat. Ito po aking inihiling at nasasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Huwag muna kayong nice kong pasalamatan na si Brother Ariel, maging si Brother si Joe, no? Tiyan din si Bonnie, no? Si Bonifacio, no? Kasama pala natin dito. Si Albert Dison, na still watching, no? And then si Sister Vilma Manalota, salamat sis. Si Brother Jaime, itong ating marunong na ito, di malimutan ang kapatid na ito eh. Marunong sa gitara to eh. Expert. So maraming salamat at sa mga hindi nabanggit,
So next time po, at alam ko na ito ay magiging pagpapala sa inyo. Okay, hanggang dito na lang po. God bless. Bye for now. See you next time. Si Mylin pala, no?